Ano ba yan? Di na, wala na, pakadali. Ano ba? Si Pitalong. Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga Kaldab. Ito yung pinakalatest na kung saan pinag-uusapan na naman po sa Instagram, sa Twitter, at syempre sa Facebook. Alam nyo po ba, mga Kaldab, na napakarami pong komento, napakarami pong mga kaganapan na mapapaisip din po kayo. Di po ba? Ako naman po bilang True-Blooded Aldab Nation, gusto ko updated po kayo. Ano man po yung mga nababasa, ano man po yung mga nakikita ninyo, normal lang po yan, mga Kaldab. Etong kumakalat po na sinasabing despedida de soltera, mga Kaldab, maraming mga nagre-react sa atin na mga Aldab Nation kung bakit daw natin to ina-update, bakit daw po natin binabalita. Alam naman po natin na hindi totoo. Tama naman po sila. Pero kailangan pong malaman ng mga ibang Aldab Nation kasi kakalat at kakalat po ito eh. Hindi man yung mga publisher o yung mga website, pagpipiestahan to eh, mga Kaldab. Mabuti na po. Kasi pangtapat daw po ito sa, kumbaga, anniversary ng Aldab Nation. Parang ipanlalaban nga po raw ito para hindi na nga po raw natin ituloy. Yan po ay base sa mga nakakalap nating impormasyon na hindi naman po talaga totoo. Kaya nga po nandito si Mr. Destiny para ipaliwanag, para ibigay yung mga ganyang update. Hindi po ba? Kaya nga po nandito tayo para mag-imbestiga, na andito tayo para, kumbaga, ayusin yung mga ipinapakalat na mali sa social media. Real talk yan, mga Kaldab. Well, pag-usapan natin si Mengay. Marami pong nagtataka, nagtatanong, bakit nga po ba nabawasan na nga po ba ang oras ni Mengay? Ano na nga po ba nangyayari kay Mengay? Bakit parang hindi kompleto lagi ang itbulaga ni Mengay? Mga katanungan mapapaisip din po kayo. Hindi po ba? Na bawas na bawas po talaga ang oras. Sa bagay, si Raisa nga po, medyo kita nyo naman yung oras niya. Talagang ang laki nang nawala. Hindi po ba? Tapos yung bata sa itbulaga, talagang tuluyan ang tinanggal. Hindi po ba? Ako, mga Kaldab, kapansin-pansin ninyo na may malaking nagbago. Oo nga, nabayaran si Bossing Big Soto. Pero yung pagbabago sa Itbulaga, naramdaman nyo po ba? Ang pagbabago lang na naramdaman po natin, yung pinagbabawasan ang oras ng mga dabber cards, ng mga ilang dabber cards, di po ba? Para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong dumadaan sa channel ko at bumibisita. Si Mengay po kasi yung tipo na kayang-kaya niyang dalhin ang isang sitwasyon na kung saan talagang matatawa ka pa po. Real talk, mga Kaldab, magaling siya mag-handle ng yung mga punchline na sa kanya mo lang mapapanood at makikita. Sinasabi ko lang po ito dahil po sa mga reaksyon ng mga nanonood. Hindi ko po ito sinasabi dahil isa akong Aldab Nation, dahil isa akong main fanatics. Hindi po. Yung reaction po ng mga viewers, reaction po ng mga netizen. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, wala naman pong problema sa atin yan eh. Kaya lang, syempre, may mga bagay-bagay po na pinapaliwanag natin kung bakit nga po ba ganito nangyayari kay Mengay. O sa Lunes, wala na naman po ito sa Itbulaga. Tapos tuwing Biyernes lang, o kaya dagdagan pa po nila. Di po ba? Wala na po ha. Ulitin ko, napakadami ng libre ngayon ni Mengay. Libreng-libre na po sa oras si Main Polkerson. Di po ba? Kung mapapansin nyo, wala na po siyang taping ng Daddy's Girls. Main Goals na lang po at Itbulaga. At yung mga endorsement, wag po kayong maniniwala na may mga ganap kay Mengay. Hindi po yan makakalusot kay Mr. Destiny. Madali po natin yan malalaman, madali po natin yan makikita. Depende na lang po ito sa mga magre-react, di po ba? Although sinasabi ng iba, susunod daw po ito sa France. Huwag po kayo maniniwala. Susunod daw po si Mengay sa France.
dahil nandun nga po daw si Mr. Spotted. Anong gagawin niya doon? Naandun na nga po si Enchong D. Itong mga bitter sa Aldab, kapag may mga kaganapan po, agad-agad sila po yung gumagawa ng issue. Pero kapag binasag po natin at nabasag po sila, babalik na rin na yung sitwasyon eh. Tayo naman po raw yung ganindi makapag-move on. Tayo daw po yung delulo, 2015 pa, nabubuhay. Eh sila nga po eh, porket pumunta ang pamilya Spotted sa France, eh susunod daw po si Mengay. Eh mas minabuti pa nga po ni Mengay na pumunta ng Singapore eh, kesa sumabay kay Mr. Spotted. Oh, maniniwala tayo kung nakita natin si Mengay, si Mr. Spotted at si Enchong D. Eh, si Enchong D lang nakalagay dun, tsaka si Mr. Spotted eh. Nasaan dun si Mengay? Eh, di po ba? Ito yung mga tipo na ginagamit po talaga. Tama po yung sabi ni Madam Iggy Marcelo. Sabi niya, yung mga post na nilalagay nga po yung pangalan ni Mengay para masabi na naandun po si Mengay, eh wala naman. Po ba? Kaya common sense na lang po sa mga hindi naniniwala, di po ba, na ginagamit po talaga nila si Mengay na ganito ganyan. Bakit yung mga post nila laging may hashtag ng Mengay? Bakit yung mga update nila nilalagyan ng Mengay kahit wala? Oh, tapos sasabihin ni Christopher Min, hindi ito na, ito talaga yung walang alam. Di po ba, magaling lang po ito mag-react, magaling lang po ito mag-komento, pero wala po talaga siyang alam. Yan po yung katotohanan na hindi po natin po pwedeng baliwalain. Katotohanan na tinatakpan po ng kasinungalingan. Kaya nga sabi ko itong Despedida de Soltera, di po ba, kagagawan lang po ito ng mga army. Tinitignan nila kung maraming tao ang pupunta, tinitignan nila kung marami ang, kumbaga, hindi pa po ito nakasetup. Nakasetup po ito siguro dahil po kay Margioso. Di po ba? Pero konti pa lang to eh, mga kaaldab. Sila-sila lang to, tapos ipapakita nila sa video na napakarami nila. Pipilitin nilang umaten dyan si Main Polkerson, pero hindi naman po. Ewan ko lang yung wannabe po. Pero hindi rin po papayag eh, kung sakasakaling kunin nila yung clone ni Mengay. Hindi po. Hindi rin papayag si Mengay, kasi alam ni Mengay na malaking-malaking ano na naman, insulto na naman yan. Di po ba? Ngayon pa na open na po siya na wala na siyang kontrata sa APT. Di po ba? 8 Bulaga na lang. At sa Main Goals. Oh. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, tamang-tama nga po yung timing ni Coco Martin. Kaya lang, malabo po eh. Di po ba? Yun yung sinasabi ko sa mga dumadaan at bumibisita sa channel ko na sinasabi nila, nako Mr. Destiny, ayaw mo lang eh. Hindi po sa ayaw ko. Gustong-gusto ko nga po, mga kaaldabe. Kaya lang, siyempre, ayaw ko rin paasahin ang mga mamis, mga titas, mga senyor. Binibigyan ko sila ng mga update na mapapaisip din po sila. Kasi may hidwaan po ngayon sa ratings. Di po ba? Kasi pinagpipilitan ng GMA Kapuso na tinalo na po nila yung Batang Quiapo sa Voltes 5 Legacy. Ang sinasabi naman ng Batang Quiapo, sila pa rin po yung number 1 sa online. Ibig sabihin sa YouTube, sa Facebook, di po ba? At sa social media platform. Sinasabi naman ng ano, mas mataas daw. Kaya medyo may konting hidwaan, mga kaaldab. Pero hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok na lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.